Magandang araw mga ka-jewels. Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like bago ka lumipat sa ibang channel. At hit mo na rin yung notification bell pagkatapos mo mag-subscribe at piliin mo yung all para sa mga susunod kong mga videos ay updated ka na. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol pa rin sa aking buhay-buhay sa ngayon, yung itong kasalukuyang buhay ko tungkol sa aking mga anak at pamilya. Nung nakaraang video ko ay aking sinabi yung aking sama ng loob sa aking hipag. So ngayon naman ay muli ay meron akong sasabihin or ibubulgar sa inyo. Kasi isang malapit na kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko na sinasabihan ko ng lahat ng sama ng loob ko tungkol sa akin ay talagang personal at face to face niyang pinamukha sa akin na kaya daw minamalas ako, kaya daw dumating yung kamalasan na sa buhay ko eh dahil hindi ako nagsasabi ng totoo, may mga kasinungalingan akong itinatago. So gusto ko mang magalit or gusto ko mang mapikon sa sinabi niya, napaisip na lang ako. Pero nais ko lang ituwid yung mga ganung bagay na kapag dumadaan tayo sa ganung bagay ay hindi kamalasan yun. Yun ay isang pagsubok na kapag napagtagumpayan mo ay may nakalaan na reward or regalo kapag napagtagumpayan mo yun. Hindi yung porket sinusubok tayo ay malas. Para sa akin, hindi yun. Sa isang Christian believer, hindi natin dapat ina-adapt na yung mga dumadating na pagsubok sa buhay natin ay kamalasan. Hindi. Kailangan nating pagdaanan yun para pagtagumpayan at makuha natin yung pinakamagbisang regalo na nakalaan sa atin. Kumbaga, yung mga pinagdadaanan natin na yan ay isang susi na kapag napagtagumpayan natin, mabubuksan natin yung padlock kung saan nakatago yung ating mga reward or mga blessings, mga pagpapala. Kaya hindi natin dapat iniisip na yan ay isang kamalasan. Yan ay isang pagsubok na may mga aral sa atin, may idudulot na aral, may iiwang aral, or pwede rin maging isang patutuo mo someday sa iyong mga kakilala, kaibigan, para magbigay din ng lakas ng loob sa kanila kung sila man ay dumadaan din sa ganung pagsubok. So, naisip ko nga, no, baka nga, kasi sa totoo lang, marami akong tinatago sa buhay. Bago ko mag-start, ay hinihingi ko na muna yung pangunawa, kapatawaran, lalo na sa mga churchmate ko at sa mga malalapit kong kaibigan, sa mga naging boss ko before, close friend, at sa mga napalapit nga sa akin. Kasi kapag tinatanong nila ako tungkol dun sa 8 kong anak, kung sabi nila, yung 8 mo bang anak, isa lang ang tatay. Sabi ko, opo, 8 lang. 8 sila, isa lang tatay. Nasaan yung tatay nila? Lagi ko sinasabi, patay na. Para wala nang maraming istorya, pero sa bidyong ito ay aking ibubulgar or sasabihin ang totoo. Ang totoo po, yung dalawang anak ko, si Jason at si Jessa, kaya iba rin ang apelyido nila dahil marami nagtatanong. Wait lang po ah, kasi medyo maano tong cortina. Hindi magandang tignan.
So, doon din sa mga nagtatanong na bakit si Jason at si Jessa iba ang apelyido doon sa anin. So, ngayon sasabihin ko po ang totoo. Ang totoo, si Jason at si Jessa ay anak ko po sa una kong asawa. At siya po ay patay na talaga, pumanaw na. So, yung anim na iba din ang apelyido, sinabi ko lang na patay na rin. Para, ayoko kasing, noong mga time na yun, ayoko kasi maraming tanong, masyado pa akong emotional, hindi ko pa kayang harapin or sabihin ng hindi ako umiiyak. Alam mo na, pag marami tayong dinadala sa buhay, pag konting madanggi lang yung damdamin natin, umiiyak tayo kaagad. So, yung anim nga, yung Alcantara, sinasabi ko rin na patay na, totally, spiritual death. Diba? Kasi sabi naman sa Bible, sabi sa salita ng Diyos, ang sinumang namumuhay sa kasalanan ay isang patay. Patay siya dahil sa kanyang kasalanan. O saka dahil sa kanyang masasamang ginagawa. So, yun nga, doon sa nagtatanong kung nasaan na, kung ano nga, yun, yung papa nung anim ay sa totoo lang po ay aking ipinakulong kasi masyado siyang malupit noon, kung totally battered wife ako eh, pero tiniis ko yun na kaya nga kami naka-anim eh, no? Kasi kala ko magbabago, pero tayo namang mga nanay, kahit sino tanungin, tayo mga nanay kaya nating tiisin ang lahat, di ba? Saktan tayo, insultuhin tayo, kahit ano pa kaya natin. Pero pagdating sa anak, doon nauubos yung ating pasensya, doon tayo parang nagigising, di ba? So, pinakulong ko nga yung tatay nung anim sa kasong child abuse. Kasi, nung time na yon yung junior ko, yung laging kasama ng bunso ko, yung aking junior, nung time na yon ay grade 3 student pa lang siya noon. Nasa Quezon kami noon at malayo ang school. Nilalakad lang nila. At kitang-kita ko yung nangyari kasi pagka naliligo yung mga anak ko doon sa pinaka tinatawag namin sa Quezon na salulo eh. Yung gripo, ang tubig namin kasi doon dumadaloy sa hose galing sa paanan ng bundok, kaya walang tigil ang tubig doon, yung tinatawag na virgin water. O, galing sa paanan ng bundok, talagang malamig, kahit tanghalin tapat parang may yelo siya. Yun, so ganun yung sitwasyon habang nagpiprepare nung umagang, nung mga panahon na yun, nung umaga na yun, nagpiprepare yung aking junior, papasok sa school, naliligo, nasa may bintana ako, pinapanood ko siya, pinagmamasdan ko, nang biglang lumapit yung kanyang papa na may inaabot na coins. Tapos, di parang dined ba ng anak ko, hindi siya sinunod. Maya, nakita ko na in-straight talaga siya. In-straight siya dito. Kanan, in-straight. Tapos, nakita ko yung anak ko, hawak-hawak niya na pati yung ganun, tapos nangingitim na yung labi. Imagine mo yung grade 3 student, 8 or 9 years old lang siya nun, straightin ng isang ama na batak sa trabaho, yung construction worker or sanay magbuhat ng mga imagine niyo yon, talagang doon naubos yung pasensya ko at yon na pinatakbo ko agad, humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na itakbo siya ipamedical at kapag na medical ngayon papadampot na yung nung araw ding iyon, lumabas yung medical at bandang hapon, alas 4, dinampot yung asawa ko. Pinadampot ko talaga, pinakulong ko nung araw na yon dahil hindi ko kayang tingnan sa sarili ko pag yung anak ko ang sinasaktan. Tiniis ko nga lahat sa akin eh, pero pagdating sa junior ko, hindi ko kaya. Nung kahit sino sa mga anak ko yung sasaktan, alam yan ng mga kapatid ko, mga nakakilala sa akin, kung paano ko protective sa mga anak ko. So, yun ang totoo. At hindi ko yun
hindi ko ikinahihiya. Kumbaga, parang tinago ko lang noon kasi ayoko ng maraming tanong, ayoko ng maraming question. So, sa ngayon ay handa na nga akong ibulgar ang lahat. At yun nga, nakulong yun yung papa nila, tapos mag-isa kong inaruga yung baliwalo sila, kasi yung anim na maliliit, ang bunso ko nun, siguro mga ano lang eh, 7 buwan or 6 na buwan pa lang. No, nawalan agad ng pinakulong ko nga yung papa nila. At mag-isa kong tinaguyod yun. Hanggang sa nagpasya ako na iwan sila sa poder na aking magulang, aking kapatid sa Quezon, para iayos yung sarili ko, ihanda yung kinabukasan nila. Lumuwas ako ng Maynila at nag-attend ng mga seminar or mga kung saan pwede makapagpirahan. Inanuhan ko lahat yun. At nung time na ngayon ay nagtatrabaho ko noon as real estate agent under Ayala Land. Marami akong nabentang kondo dito sa Nubali, sa may West Conservation Road under Ayala Land nung time na yon. Kaso nga lang, medyo sabi pa, binuraot ako ng manager ko noon. Hindi binigay yung commission ko, pati yung benta ko, kung kanino niya pinasok niya sa kanyang mga bayaw. Kaya maraming nagulat kung bakit hindi ako nung magka-award, hindi ako umakyat. Talagang sinamantala ako ng gusto, sinamantala yung kahinaan ko ng time ko yun ng manager ko. At yun nga, halos hindi ako nakakapagpadala sa amin. Kasi hindi ko pa nakukuha talaga yung mga commission ko. Although marami na commission na naka-prepare. At nagkataon nga nung time na yon, tumawag yung Kapitan Del Barrio sa amin na pumunta nga daw dun yung hipag ko. At yung nakukunin nga daw yung mga anak ko. At yun nga, nangako na aalagaan, papag-aralin, hindi sasaktan, ibibigay lahat ng pangangailangan, at binigyan pa ako ng chance ng kapitan na kung makakauwi ako ng araw na yun, i-hold niya muna, hindi niya muna ibibigay yung mga bata. Kaso, walang-wala talaga ako nung pamasahe, pati nga yung pambayad ko sa aking apartment, wala talaga kasi inipit pa yung commission ko nung manager ko. Dumarami akong pera nung time na yun. Commission ko nga, benta ko sa Ayala Land dito sa Nubali. Kaso nga lang yun ang nangyari. Alam nyo naman, pagdating sa pera, walang matino. Ako lang yata. Charot. Kaya yun, yung panahon na yun, di talaga ako nakauwi. Kaya nadala nila yung mga bata. At saka, doon sa nagtatanong kung nakalabas na ba raw yung papa ng mga bata, matagal na pong nakalabas. Halos 2 years lang siyang nakulong. Tapos, 2 beses lang akong na kami ng junior ko dumalo ng hearing. At yung mga sumunod na taon ay pinabayaan ko na, inano ko na makalaya siya. Kapalit din ang kalayaan ko na hindi niya na ako pakikialaman. Tapos yun, dahil sa madalas din kasi umiiyak yung mga anak ko pagkagaling sa school, binubuli daw sila. Papa, wala daw silang papa, wala magtatanggol, umiiyak. Misal, nakikipagsapakan sa mga klase. Kaya naawa din ako, di pinabayaan kong makalabas yung papa nila. Pero hindi ko inisip na gano'n ang mangyayari na kukunin ang hipag ko yung mga bata sa panahong talagang walang-wala rin ako. Kaya nakuha ng hipag ko yon dahil sa ganung pangyayari. Nung time na yon, although marami akong may mga komisyon akong dapat kolektahin, pero binuraot nga ng manager ko, kaya nakuha nila yung mga bata sa Quezon, wala rin. Hindi ko rin masisisi yung family ko, yung mother ko, kasi yung 6, 8 ang kukulit niya. Minsan nga, nung nandun pa ako sa Quezon, pag aalis lang ako, pagbalik ko, umiiyak na ang inay ko. Ayoko na magbantay na mga anak mo, ang kukulit. Lalo pa kaya yung iniwan ko sila, tapos hindi pa ako nakapagpadala, di ba? Alam naman natin lahat naman naaayos. Kung
kung ang mga pagsubok, busot sa buhay, mga ano eh, naayos ni Lord. Ganun din sa tao. Lahat naman naayos kapag may pera ka. Pero dahil wala kang ang pera, walang aayos sa buhay mo, kundi ikaw rin. Kaya yun ang nangyari. Nakuha nga ng hipag ko yung mga anak ko sa Quezon. Kaso nakakalungkot lang isipin dahil nang ngayong nasa poder ko yung anak ko, yung pag sinusumpong siya, nilalabas niya yung galit niya. One time sinabi niya, iniwan mo kami ng ganun-ganun lang. So, ang sakit ha. Hindi ko, pinabayaan ko lang siya. Pero nung medyo kumalma na siya, pinaliwanag ko. Sabi ko, hindi ko kayo iniwan. Kinuha kayo ng tita nyo sa pilitan. Iniwan ko kayo kay inay dahil ako nagtatrabaho sa kay nanay, sa lola nyo. Kaso nga lang, kinuha kayo ng tita nyo na halos wala kong paintulot. Tawag lang ng kapitan sa amin yung nagpaalam na kukunin na nga kayo at wala rin naman akong magawa. Yun, sana nga maintindihan at nakakatuwa naman yung nagturo sa anak ko, no, na sinabing iniwan ko sila. Hindi totoo yun, wala akong iniwan, hindi ko sila iniwan, sila ang, ako ang iniwan nila dahil sumama sila dun sa poder ng papa nila. Na, tapos hindi ko naman alam na ganun ang mangyayari sa kanila. Siyempre, padugo nila yun at saka sa lahi namin. Sa totoo lang sa amin, magkakapatid, sa lahi namin, kapag kadugo namin, kahit anong mangyari, tanggap namin yan. Kung kailangan na suporta, susuportahan, hindi namin yan lalaitin kasi dugo namin yan eh. Kung ano man yung pintas dyan, kasama kami sa mapipintasan. Pero kasi iba sa lahi nila eh. Lahi nila, sila mismo magkakadugo, nagpapatayan. Pero hindi ko pa rin iisip na ganun, magiging ganun ka-miserable yung buhay ng mga anak ko doon sa Tarlac, sa Pilingan ng hipag ko. Kaya nagulat ako sa lahat ng pinagtapat ng anak kong bulso. Kaya pinag-iisipan ko pa, handa ko talagang, kung tutuusin kaya, sisingiling ko talaga yung hipag ko sa ano niya sa akin. Marami siyang, ano, sabi niya, pakakainin, hindi gugutumin, hindi sasaktan, aalagaan, pag-aaralin. Eh, pag nag-aaral ang mga bata during school days, ako din ang nagbibigay ng support. Ako bumibili lahat ng gamit nila, school supply, sa akin galing lahat. Ganun din pag Christmas season. Halos wala naman siyang ginastos eh. Titignan niya lang yung mga anak ko, tapos minaltrato niya pa. May nag-ano pa nga, na pinagtitinda raw nila eh. Para daw makabayad lang sa upa ng bahay at makakain dahil umuupar niyata sila noon. Hindi ko pa totally na ano yon, kumbaga napapatunayan. Basta ang alam ko lang ngayon, hindi ko kayang basta-basta mapatawad lang yung hipag ko na yun. Ang kailangan niyang pagbayaran yung ginawa niya at dahil magpapasko tsaka birth month ko, kailangan nating bigyan sila ng pagkakataon, mapag-isipan yung kanilang mga ginawa. Nandito lang ako, pwede nyo ako i-chat, tumingin na sorry. Huwag nyo pairalin yung ano nyo. Tsaka yung sinasabi ko sa inyo, yung post ko sa FB, huwag nyong ipagwawalang bahala yun. Dahil seryoso ako doon. Handa akong gawin ang lahat para maranasan nyo rin. Maramdaman nyo kung gaano kasakit yung ginawa nyo. So, yun lang mga ka-Jewels. Salamat sa oras ng iyong panonood, sa oras ng iyong pakikinig. At muli sa aking mga churchmate, best friend, close friend, naging malapit na kaibigan. Pasensya na kung tinago ko sa inyo ito. So, kasi gusto ko bago mag-start ang 2022, ako na talaga, kilala nyo na ako. Wala na akong tinatago. Meron pa rin akong aaminin pa. Pero ito ay personal na para sa pamilya ko at mga kapatid. Inuna ko lang itong tungkol nga sa papa ng mga anak ko. Kaya yung mga nagtatanong, bakit daw si Jason, si Jessa, iba apelyedo, tas yung anin, iba, ewan ko kung anong paliwanag ko noon, ba't napaniwala ko sila. Basta ngayon, yun nga ang totoo.
pinakulong ko yung papa nung aning. At nakalaya naman na kasama nila doon sa Tarlac, tumitingin doon sa bahay ng biyanan ko. Wag lang akong, ang sabi ko nga, wag lang akong guguluhin. Kalayaan niya kapalit ng kalayaan ko. Para ano. Pero anytime na ano, pwede ko siyang ibalik uli sa kulungan pag hindi siya nagtino. Pag hindi niya ginampanan yung papel niya bilang ama sa kanyang mga anak. May lima pa doon. May lima pa sa kanya. Kaya nagpapasalamat din ako dahil dumating yung time na ganito na kailangan kong magising, kailangan kong ibulgar na sabihin ang totoo. Salamat sa taong parang inumpog ako, no? Nagising ako, na ano ako eh. Nung una parang nagalit ako, napikon ako, bakit niya ako usgahan ng ganun, no? Ano? Pero napag-isip-isip ko rin, baka nga para matapos na ang lahat ng ito, yung hindi magagandang mangyari. Hindi magagandang nangyayari sa buhay. Pero para sa akin, ito nga ay isang, yung pinagdaanan namin mga anak ko ay isang pagsubok na pagdating ng araw ay magbibigay kagaanang loob kami sa kapwa namin, isang magandang patotoo para mapagaang din namin yung kalooban ng mga taong dadaan sa ganung pagsubok. So, muli humaba na naman, no? Talagang ang haba ko talaga ang video. So, salamat talaga sa time ng iyong panunood at maraming salamat sa inyong mga suporta. So, kung bago ka pa lang, sabi ko nga, huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka na rin sa susunod kong mga video. Salamat sa inyong mga suporta. Sana po malapit na. Abot na tayo ng 1K. At hindi ko maaabot yun kung wala ang inyong suporta at walang tulong. Ngayon pa lang po, pasasalamat po at sa inyong pagsuporta sa aking channel. Huwag po sana kayo magsasawa. Tuloy-tuloy pa lang po at magkakot pa rin po kayo ng mga magsasubscribe para madagdagan po yung mga subscriber ko. So, thank you po. Have a nice day. God bless everyone. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw ng may ngiti sa labi. Bye! I'll see you next!